dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin sa merkado, partikular na ang bawang. Makatutulong raw ang pagtatanim nito sa kani-kaniyang bakuran. Kaya naman hinihikayat ng mga lokal na pamahalaan ang lahat na magtanim sa mga bakuran at bakanting espasyo. Narito ang ulat ni Marge Wamar. Ilang linggo na ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa merkado, katulad ng bigas, luya at bawang. Kaya naman si Mang Romeo, bukod sa mga gulay na pananim niya sa bakuran, pinaplano na rin niyang magtanim ng bawang dahil sa taas ng presyo nito sa mga pamilihan. Para kahit papaano, bukod po rin sa magamit namin sa bahay, ay baka makapagbenta pa ako kahit papaano. Mahigit 4 na taon na raw siyang nagtatanim at hindi lamang daw siyang nakikinabang sa mga ito, maging ang kanyang mga kapitbahay. Pagka nakita ko na maganda naman ang ng bawang, yung ibang mga kasamahan ko, katulad po ako, isang barangay tanod, maturoan ko rin yung mga kasama ko para sa kani-kanilang bahay ay magkaroon din sila ng pananim na bawang. Sa ilalim ng Resolution No. 52 ng Marikina noong pang 2012, hinihikayat ng nasabing lokal na pamahalaan ang mga mamamayan nito na magtanim ng mga gulay sa mga bakanteng espasyo o bakuran sa kanilang tahanan. So walang dahilan. Hindi naman kailangan na backyard soil ang gagamitin. Pwede naman yung mga paso ang gamitin, parang dyan ka na magtanim ng garlic. Ayon pa kay Vice Mayor Cadiz, mas mainam daw natangkilikin ng mga Pilipino ang mga lokal na bawang upang matulungan ng mga lokal na pamahalaan at ekonomiya. Kung naging feasible yung pagtanim ng petchay, ng mais, at iba-ibang gulay sa mga backyards, sa mga tahanan, sa iba't ibang barangay sa Marikina, it's high time naman na tulungan natin ang pamahalaan na ibaba ang presyo ng garlic sa pamamagitan ng pagtanim mismo nitong very precious commodity nowadays, which we call garlic. Dahil sa mataas na presyo ng bawang sa ngayon, maaari ka na magtanim ng bawang sa inyong bakuran o kaya sa isang paso o kaya sa isang recycled na lalagyan katulad nito. Kailangan mo lang ng isang butil ng bawang. At maaari na itong tumubo sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Sa ngayon, patuloy daw na isinusulong ng Marikina ang urban farming na malaking tulong raw sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa lugar. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newslife. We'll be right back.